Maligayang ang pagbabalik mga tol, mabilis ang update lang po tayo kaya ganito na lang yung video natin. Crawford versus Porter, nilabas na yung result ng pay-per-view buys. Makikita naman mga tol, 135,000 pay-per-view buys. So maliit kumpara dun sa sinasabi ni Bob Arum dati na umaabot daw sa 500,000 pay-per-view buys. Yun na daw yung pinakamaliit na posible umabot. Tapos ang pinakamalaki niya, 1.5 billion pay-per-view. So nagkamali na naman si Uncle Bob mga tol. Kasi ang target nila sa laban, 150,000. Pero dito, 135 kaya bagsak. Ibig sabihin, hindi talaga mabenta itong si Crawford mga tol. Pero umabot naman sila ng 11,500 dun sa total audience mga tol, yung mga nanood sa laban. Kung matatandaan mga tol, yung huling pay-per-view buys ni Terence Crawford, laban kay Amir Khan, umabot din yun ng 125,000 pay-per-view. So talagang hindi po umaangat ang pay-per-view ni Crawford, sayang naman yung talent niya. So ayon din sa ibang balita mga tol, Terence Crawford surpassed Errol Spence for number 1 position in ring ranking at 147. So tignan po natin ang ranking dito sa Ring Magazine. Talagang number 1 na po si Terence Crawford, number 2 si Errol Spence, number 3 si Yordanis Ugas. So bakante po yung The Ring Champion. Kapag naglaban si Terence Crawford at si Spence, dito palang magkakaroon ng The Ring Champion. Malalagyan niyang vacant sa taas. Ito naman yung number 4 mga tol, si Harun Ennis, number 5 si Beryl Ortiz, number 6 si Danny Garcia, number 7 si Kudratilov Abdokakorov. Ito rin yung isang mainit na balita mga tol, Teofimo Lopez versus Cambosos Jr. So nagkainitan sa press conference kanina. Sinabi ni Cambosos, isang business yung laban niya. Pero kay Teofimo Lopez, sinabi niya, business kay Cambosos pero para sa kanya. Pupunta daw para papatay sa loob ng ring. So umanda daw itong si Cambosos dahil pagdating sa loob ng ring, wala nang business. Sila na lang dalawa ang maglaban. Panoorin na lang sa Fight Hub TV yung magandang sagutan nila mga tol, talagang nagkainitan talaga. Sa ibang balita naman, Josh Taylor, sinabi niya, I believe Crawford is the best in the division, but honestly, I think I win the fight. So malaki rin ang tiwala ni Josh Taylor undisputed sa junior welterweight. Kayang-kaya daw niya talunin si Terence Crawford. Ano ang masasabi niyo dito sa mga latest update natin mga tol? Isang mabilisan lang naman to kaya hindi na kailangan ng edit.